Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang Pobreng Kapampangan. Yan, meron naman po tayong pag-uusapan. Lalo-lalo na sa mag-asawa ito. Yung inahanap natin kapag nakikipag-date tayo sa ating partners, sa mga kalalakihan, hindi alam ito kung ano yung mga kiliti ng mga babae, eh, di ba? So, bibigyan ko lamang po kayo ng idea para malaman ninyo kung ano yung talagang gustong-gusto ng mga babae na dapat nating gawin. So, keep watching po para po sa mga kalalakihan nito. Yung alamin natin kung ano yung kiliti ng babae. So, eto po, pag-usapan natin. So, pag-usapan natin ito yung mga kiliti ng babae na magpapaliyad doon sa kanya, di ba? So, yan, ibibigay ko po sa inyo ito sa mga kalalakihan dyan. Hindi alam ito. Ito. It's time to know kung ano yung mga nakakapagpaliyad sa babae. So, guys, alam nyo, napakaraming kiliti ng mga babae. At hindi lahat ng babae ay may pare-parehong kiliti na yung parts of our body, di ba? So, yung nararamdaman ni Maria at nararamdaman ni Ana ay hindi parehas din, di ba? But of course, na 100% ay may hot spot, di ba? So, yan yung pag-uusapan natin dito. Is pwedeng magbigay ng guide o pwede niyong i-consider baka yun nga yung pinakakiliting parts na pwede siyang lumiyad-liyad bukod doon sa kanyang nipples, di ba, sa spot o sa saan na parte na kanyang sensitibo na bahagi ng kanyang katawan, di ba? Meron pang dapat ine-explore tayo na hindi natin alam na yun pala ay yung pinaka nakakapagkiliti, nakakapagliad sa kanya yung katawan niya. So una yung guys yung kanyang sinasabi nila yung inner palms and armpits, di ba? May mga babae na malakas ang mga kiliti dyan sa kanila. Hindi sexy pakinggan, di ba? Yung kanilang kilikili. Pero kapag ginamitan nyo na mahagod na haplos ng inyong mga kamay, yung mga tang, of course, makikiliti talaga yung mga babae dyan. All you need a light touch to turn tickles into yung titilinting na siguraduhin nyo lang na naligo kayo at mabango ang kilikili nyo. Baka amoy putok yan. Baka ba turn opay yung partner mo sa sobrang baho at amoy, alam nyo na, langka o suka. Diba? Dapat fresh na fresh kayo at mabango. So, ito pa guys, yung inyong palad, yung inyong daliri, yung babae. Yung fingertips guys, isa sa katawan ng babae na napaka-sensitibo. Kasunod niyan, yung palad. Make sure na kapag kinakrush nyo yung daliri o yung palad ng mga kapartner ninyo, yung asawa ninyong babae, meron kayong eye contact, 'di ba? Yung hindi nakikipagharutan. Parang walang effect 'yan. For example, ito yung palad mo, ito yung palad niya. Lalaro-laruin mo 'yan. Yung index mo, tapos ganyan-ganyan mo, of course. Diyan na mag-start 'yan. Bahala na kayo kung ano yung gagawin niya sa finger niya. Kung gusto niyo yung tikman kung ano yung lasa, 'di ba? So, it depends sa inyo yan, di ba? Para masayang kayo mag-enjoy. So, isa pa guys,
behind the knee. Madalas ito yung natitaken for granted. So, I mean to say na behind ng tuhod ng babae, yan yung tuhod, yung ganito. Diba? Yan, nakakapagkiliti yan. So, yun ang pinaka-sensitive. Bigyan nyo ng special attention ito, lalo na kapag minamasahe mo yung babae sa likod ng kanyang tuhod. So, ikis-kis nyo yan. Tapos, hindi lalay nyo, di ba, mainit-init. Galag-galag nyo. Agud-agurin ninyo. Talagang, ako rin, gustong-gusto ko rin yan yung tuhod pag pinaglaroan ng ating mga tang. Parang, ang sarap sa pakiramdam. Try nyo. Yung ikares ninyo. Di ba? At isa pa, guys, yung kanyang nips, malakas ang kiliti niya dyan. Meron pong thousand and nerves, di ba? Things dyan. So, gamitan ninyo ng feather o halikalikan ninyo, yung karis-karis ninyo. So, bahala kayo. Basta isa yan sa pinaka-sensitive parts ng babae. So, isa pa, guys, yung mouth and lips. Alam naman natin dyan nag-start ang lahat. Pero guys, wag naman yung pag sobra kayo, parang sinisip-sip nyo na kulang na lang, talagang kainin nyo yung kanyang labi o kanyang mouth o ang kanyang lips, di ba? Dapat ano lang, mild lang, wag yung pabrang halagang gigigilim, kulang lang, dumugo ang kanyang lips, di ba? It's not that. Kailangan i-caress nyo yung kanyang lips. Alamin ninyo kung anong yung mga labi niya gamit ang inyong mga dila, yung tang, di ba? These things in art na yung kailangan simplehan natin. Wag masyadong garapal. Dahan-dahanin na may mga health benefits dyan, guys. So, ano hinihantay ninyo? Halik na! So, isa pa, guys, yung kanyang leeg o yung neck. Yung slightly touch, guys, or malumanay na hawak sa leeg, sa babae, tingling effect na yan sa buong katawan nila. Lalo na kapag tama yung paghagod ninyo doon sa neck, sa leeg niya, sa babae. So, hug ninyo, yakapin ninyo yung kapartner ninyo, tapos nasa backside ka o sa likod niya, then doon start mo i-caress yung kanyang leeg, halikalikan ninyo dito. Ako rin nakikilit yan, gustong-gusto ko yan, lalo na kapag ganyan may hininga mo at ganyan may dila mo, ako po, siguradong talagang para ka nasa alapaap. Di ba? So yan, nakakuha na naman kayong tips, ha. Kiss mo yan, halikalikan mo yan. Tingnan mo kung anong reaction ng babae sa'yo. Manginginig yan. At makikiliti talaga yan. At talagang, sabihin sa'yo, nakikiliti ako, di ba? Kilig na kilig yung mga babae dyan. Gusto-gusto nila yan. Hindi ko lang sure, ha. Yan. Yung mga babae kasi yan, maano yan, malalambing yan. Kumbaga, kapag hinalikan mo yan sa, dito sa leeg, parang party-arte pa yan, nakikiliti ako, di ba? Pero gustong-gusto niya, kilig na kilig yan. At saka isa pa yung button, feet and toes sa ilalim ng paa or doon sa talampakan. Marami pong nerve endings yan. Diba? Of course, kapag kinares mo yan, gaganda yung blood flow niyan at mag-i-increase yung arousal ng babae kung tama yung hagod mo. Yung dapat maglinis yung partner mo, baka may alipo nga yan. Dapat talagang linisin niya yan at gad ka rin na mabuti, baka may putik-putik. Di ba kapag inano mo yung toast niya tsaka yung talampakan, ganyan galunin mo, parang kiliting-kiliti. Ikaw nga lang, kilitiin ka ganyan, parang, di ba, kamay nga lang, eh kung dila pa kayo mainit-init. Ayan, maganda yan, ha. Yan, nakakuha na naman kayo ng tips, ha. O kaya, gamitan mo ito ng masahe, of course, huwag mong kalimutan halik-halikan ang kanyang paa till yung ma-discover mo yung kung mag-react pa siya dito o liliyad pa siya doon. Di ba? At isa pa, pinakahuli. Eto, aware kayo dito. Lahat kayo.
babae man o lalaki, di ba? Yung kanya pipay, yung kanyang region, di ba? Nandyan yung papasok yung good, yung kanyang clitoris, and all kanyang chispat, yung base part. So, lahat yan makikiliti ng parte ng katawan ng isang girls. Dahil ito ay nagtataglay na napakaraming nerve endings. Tang action can action para ma-pleasure yung mga parts ng mga babae. Umpisahan ninyo sa mabagal hanggang ma-increase ninyo yung speed and pleasure na ginagawa ninyo pabilis ng pabilis. Baka yung ano nyo, basta bunutan ka niya, saksak ka niya, pati yung dila mo, madalang dun. Di wala pa kasayang topic po. Yan po, senior ko lamang po. Wag, kapag mag-romansa kayo, guys, wag doon. Doon mismo sa pipay. Umpisa-umpisahin ninyo. Dito pakiliti. Ayan, papunta sa nipples. Pababa. Dito sa tuhod. Papaa. Hanggang makiliti siya hanggang sumobra siya ng init at baka hindi na siya makapaghintay at bigla ka na lang sa bunutan at itutok na sa iyo agad yun. Di ba? Dapat dahan-dahanan lang, hindi yung sobilisan, karapalan dito. So, dapat yun ang gawin niya para ma-pleasure siya talaga. Di ba? At huwag niyo siyang bibiglain kapag kinain niyo yan. Baka kapag kumain kayo, kulang na lang, kagatin ninyo, talagang hindi siya mape-pleasure at masasaktan siya. Diba? So, wag ganun. Baka mawalan siya ng gana para makuha ninyo yung kilite o mapalayad nyo yung mga babae. So, I hope na yan, nagustuhan ninyo itong topic na ito. At yan, binahagi ko lamang po ito. Hindi po ako sexology, hindi po ako expert dyan, ha? Napapanood ko lamang po at ayan na ibinahagi ko lamang po. Of course, siyempre bilang may asawa at sa yun nga may experience na rin at siyempre ibinahagi ko na rin po sa inyo kung ano itong mga nalalaman natin bilang isang lalaki o sa mga babae diyan at sa mga lalaki. Ayan, practicein niyo po para magtagal yung relasyon ninyo at sumaya ang inyong buhay may asawa kasi ang pinaka numero uno ng pagsasama ay ang sex, ang pagniniig. Kasi may ipadadama natin yan sa ating asawa, ang ating init ng pagmamahal sa kanya. Kasi kung wala na tayong pagmamahal, di ba, paano pa tayo makikipag-sex? Kaya yan ang pinaka promero na bigay ng Diyos sa atin, ang luto ng Diyos. Pero nasa way lang po ng mga ginagawa natin. Hindi lahat ng mga pakikipagniig o pakikipag-sex, lalo na hindi natin asawa, ay yun yung kasalanan na yan. Pero kapag asawa naman natin yan, gawin natin na makakapagpasaya sa kanya dahil ginawa tayo ng Diyos partner para lumigaya, para magkaanak, at para mamuhay ng masagana at masaya, di ba, ang sex. So, yan, maraming po salamat sa inyong panonood at sana na-enjoy po kayo sa ibinahagi natin ngayon. God bless po, pabalik ka pang pangayon. Enjoy watching. Okay.